back to my channel. Junalin Sangkupan. Ito, kahapon guys, nagpahatid ako ng hospital. Pa-check up kasi ang sama-sama ng pakiramdam ko. Inataki ako ng ubo. Sakit sa lalamunan. Sipon. Lagnat na sobrang taas. Sakit sa buto-buto. So, ito, hinatid ako ng alaga kong binata. Hindi na pala yung binata, engagement na yan siya. Kaso lang, hindi pa yan ikakasal kasi kailangan may makahanap pa siya ng magandang trabaho, makapatayo muna ng bahay, makumpleto yung loob ng mga makumpleto yung gamit sa loob ng bahay, kaya ng buhay ng pamilya. Ayan. Diba kasi sa Arab, ganun eh. Bago ikasal lang, yung mga anak nila, may sariling pamumuhay na. Hindi na sila makaisturbo sa kanilang mga magulang. Ito guys, kailangan natin magpalakas, lalo na dito sa ibang bansa. Ito ang hirap dito sa ibang bansa, sa amin mga OFW. Kailangan, pag nagkasakit kami, kailangan kami rin ang tutulong ng sarili namin. Walang ibang tutulong kung hindi ang sarili namin. Kasi wala kaming pamilya dito. Yung mga amo, oo, andyan ang amo namin. Andyan sila. Pag hindi salbahe ang amo mo, dadalhin ka sa ospital para mabilis ang pagkagaling mo. Tapos dahil sa hindi sa mabilis kang gagaling para maging okay ka. Kasi yung sa kanila, gusto nila mabilis ang pagkagaling mo. Kasi siyempre ang trabaho, sino magtatrabaho sa loob ng bahay nila? Ayun. Kaya yan, check up tayo guys. At sa mga kapwa kong OFW dyan, ingat-ingat na rin, lalo na dito sa Saudi. Kasi alam niyo kasi sa Saudi, iba hads, kahit sa sulok ng mundo, iba't ibang klaseng tao pumunta dito sa Makkah, nag-hads, nag-ayuno, dahil para sa yung nag-ayuno sila sa hads. So ayun, hindi natin alam yung mga pumupunta dito, yung pumunta dito may mga may mga sakit. Ayun, naiwanan na nila, kaya nga nung last kasagsagan ng ng virus, binawal ang hads, close ang hads. Ayan, ito na tayo, dumating na kami sa hospital. Ayan, maliit lang hospital ito kasi private nga hospital. Dito kasi ako dinadala lagi ng amo ko kasi mas madali. May hospital din doon sa malapit sa bahay namin, kaso clinic lang yun. Dito ang gusto ni madam kasi every time na sumasakit ang tiyan ko dito, so ang katapat lang ng ko ng sakit ko, pag sasakit yung tiyan ko, injection dalawa, gagaling na ako agad. After 10 minutes, wala na, okay na ako. So, ito, hindi yung doktor ko dati ang naabutan ko dito, ibang doktor, maitim na, parang walang alam. I-dextrose ako, sabi ko, kung pwedeng gamot lang, gamot na lang. Hindi na ako nagpatusok, hindi na rin ako nagpa-dextrose. Gamot na lang yung hingi na lang ako ng resita. Ayaw ko rin kasi matagal eh. Kaya pag marami rin dito may sakit eh, lalo lang tayo nararagdagan ng sakit natin. Ayan. Ay, maniho ko, ng alaga ko doon sa labas, naghihintay. Nagmamadali din yun eh, kasi wala pang tulog yun. Naninihintay ko yung yung nurse. Masri yung nurse dyan eh. Matanda na rin yung nurse dyan. Kaya mahina kumilos. Ayan. Hinihintay natin yung yung nanay Masri. Ayan na si nanay. Ayan, yung blood pressure ko eh.
blood pressure ko ay mas medyo mataas eh. Na. Tapos na. Ayan. So, babalik na naman kami. Ayan, dumaan muna kami ng sa butika para bibili ng resita. Yung alaga ko ang bumaba. Bumili. Ayan, hinihintay na lang natin pagbalik niya at uuwi na. So, uuwi na. Ibang-iba na yung pakiramdam ko dyan eh. Ayan, ang tagal. Ang tagal lumabas ni Bossing. Bumili ng resita ko. Ayan, guys. Pula pa yung ilong dyan. Ito yung sipon. Yung mata ko na mamagasa kay iiyak. Yung umiyak na umiyak ako eh. Naawa ko sa sarili ko eh. Walang tumutulong sa akin. Yung amo ko, tinatawagan ko ng number. Hindi naman makarinig kay natutulog. Sa WhatsApp, ganun pa rin. Ayan, dumating na rin. Ayan. Kabili na rin ng gamot. Now, uuwi na kami. So, dumating na sa bahay. Kumain ng konti. Ayan. Kumain. Para inom ng gamot. Sorry. Ayan, guys.